Today, i-share ko sa yung 8 na libro na maganda na mabasa mo din. First book na marerecommend ko sa'yo na basahin mo din is yung The Alchemist by Paulo Coelho. Okay, kung tama ba ako. So, isa to sa unang libro na nabasa ko. I think una or pangalawa. I'm not sure kung nauna yung Twilight or ito. But feeling ko ito. So, itong book na to is a fable about following your dream. Okay? Kasi maganda to na habang bata ka pa lang, mataniman ka na sa mind mo na bakit importante na ma-follow mo yung dream or kung ano yung gusto mo talaga. Sa dami ng tao sa mundo tol, bihira lang talaga yung nakukuha yung bagay na gusto nila or yung dapat nilang gawin sa buhay nila. And itong book na yun, matuturo sa'yo or masishare sa'yo yung importance kung bakit kailangan mong kunin yun. Kasi throughout the process ng pagkuha mo ng dreams mo, marami ka ma-inspire sa paligid mo. And yung soul mo is ma-afflict mo siya, mapapasa mo siya. Okay, kasi sabi nga dito sa book na to, when you really want something, it's because that desire originated in the soul of the universe. It's your mission on earth. Okay? So, hindi lang siya basta makuha mo lang. Minsan, yung dreams na yan, yung gusto mo na yan, marahil yan yung binigay ni Lord sa'yo na kailangan mong gawin dito sa mundo. Kasi minsan, diba tayo, hindi natin alam ba't pa tayo pinanganap. Ano ba ang purpose natin dito? So, itong book na yan, makakatulong dun tol. So, maganda pa sa book na to is fiction siya. Like, hindi siya mga technical na books, no, na like mga self-help. So, entertaining siyang basahin, may story siya. And for me, kung hindi ka reader, first time mo pala magbabasa o hindi ka madalas magbasa, maganda na mag-start ka dito para ma-practice mo lang din yung pagbabasa and mag-enjoy ka dito. So, I highly recommend na matry mo to. Manipis lang to. Almost 170 pages lang siya. Ito lang siya, maliit lang. Okay? So, I highly recommend kumuha ka nito. Next book na marerecommend ko sa'yo na basahin mo din is yung Rich Dad Poor Dad. Okay, so lalo na kung bago ka pa lang din sa personal development, especially sa financial literacy, which is kailangan mong matutunan yun, kailangan mong basahin yung Rich Dad Poor Dad. Okay? Kumbaga, malalaman mo kung paano mag-isip yung mga legit na mayayaman. Okay? Hindi yung mga nakikita mo lang sa Facebook tsaka sa TikTok. So, ito is kung paano talaga mag-isip yung mga mayayaman about sa pera. Okay? Kasi, honestly, yung topic ng pera, hindi siya natuturo sa school. Hindi mo alam paano kitain yung pera. Hindi mo alam paano palagayin yung pera. Hindi mo alam paano pag-working yung pera. Hindi mo alam paano mo i-invest yung pera mo. Hindi mo alam paano kumita ng pera nang wala kang ginagawa. Itong book na to, marami kang matutunan. And habang bata ka palang maganda, I suggest na basahin mo siya. Para habang bata ka palang, mabilis mong ma-adapt yung mga turo niya dito. Kasi yung thinking mo about pera tol, once na mas matagal mong alam yan, medyo mas mahirap siyang i-break. So maganda, habang bata ka palang, is maayos mo na agad yung thinking mo about money. Kasi money is energy tol. And kung paano mo tignan yung pera, nakaka-apekto siya kung paano mo makukuha yung pera. So if you believe na yung pera, kailangan mong paghirapan ng matagal, ng kailangan mo mapagod, ganun talaga yung magiging way paano mo makukuha yung pera mo o yung gusto mong pera. Pero ang question kasi, bakit may iba na nagkakaroon ng pera nang hindi sila nahihirapan? Dito, magkakaroon kayo ng idea paano nagagawa yun. So, syempre, hindi lahat ng about pera madidiscuss dito. But, ito na yung best na stepping stone or unang hakbang mo patungo sa financial literacy. And I highly recommend, mabasa mo to. Habang bata ka pa lang, habang college ka or senior high ka, basahin mo na to. So, ganito lang din siya taas yan. I think nasa around yan, around 300 pages lang. Mabilis lang to. Next book na I recommend na basahin mo din habang bata ka pa is yung How to Win Friends and Influence People. Sobrang ganda na ito, tol. Okay? Every day, we deal with people. We deal with other human beings. So, why not? Aralin natin paano makapag-deal sa mga tao. Okay? Kasi sila yung araw-araw natin na meet sa buhay natin. Pag marunong kang makasalamuha sa tao, tol, mas dadali ang buhay mo. Okay? Mas madali mo makukuha yung bagay na gusto mo if alam mo kung paano makipag-usap sa mga tao. Paano mo mautusan ng tama yung tao. Paano mo mapapagawa dun sa tao yung gusto mong gawin. Paano mo papakalma yung taong galit? Paano mo magiging interested sa iyo yung tao? Lalo na kapag may crush ka tol, kailan alam mo to. Okay, kasi you're dealing with people. Yung crush mo tao yun. So kailan alam mo paano siya ma-influence in a good way. Again, ang term niya influence, hindi manipulate. Maganda tong book na to. Lalo na kung isa kang introvert, hindi ka sanay makapag-usap sa tao, kailangan mo to. Kasi kahit introvert ka to, at some point ng buhay mo, kailangan mo makapag-usap. Pag nag-apply ka ng work, kailangan mo makapag-usap sa HR. Kapag may crush ka, kailangan mo
kausapin siya. Kapag pinakilala ka na niya sa parents niya, kailangan marunong ka rin makipag-usap ng maayos. And itong book na to, marami itong matuturo sa'yo. So like dito, yan, sabi niya, you can't win an argument. Okay? So ano yung ibig sabihin nun? Di-discuss yun dito sa book na to. So maliit lang din to, yan lang din siya. And around 250 pages lang din to, mabilis lang. So about social skills to, about social dynamics, about communication to, which is important. Lalo na kapag leader ka, manager ka, like may mga tao na sumusunod sa'yo, kailangan marunong ka nito. Kailangan alam mo to. So I highly suggest na basahin mo rin to. Next book na I recommend na mabasa mo din is yung all-time classic na Think and Grow Rich. Kailangan na kailangan mo to. Kasi again, sinabi dito, think and grow rich. Hindi sinabing work and grow rich. Yung pagiging mayaman, tol, or paano ka kumita, or paano umangat ang buhay mo, tol, nagsisimula yan sa mind. Kung paano ka mag-isip. And dito, ituturo sa iyo yung tamang mindset kung paano kayo mayaman or paano mo makuha yung gusto mo na lang. Okay? In general. Kasi again, tol, kung ano iniisip mo, yun yung nangyayari. So pagkaaya mo yung nangyayari ngayon sa buhay mo, kailangan mong balikan ano ba yung mga iniisip mo. Ano ba yung mga mindset na nandyan? Ano ba yung mga philosophy na nandyan sa mind mo? So, ibig sabihin, kung ayaw mo yung mga resulta mo ngayon sa buhay mo, baka hindi magaganda yung mga ideas na meron dyan. So, ang gagawin ng book na to is iibahin niya yung mga mindset mo para makuha mo yung bagay na gusto mo. So, ito tol, kasi yung pag-iisip to hindi tinuturo sa school eh. Tamang pag-iisip ha. Tinuturo sa atin more on strategic. So, hindi ko alam kung saan school tinuturo yun, but hindi ko pa siya nakikita. Itong book na to, importante to tol. Okay? Kasi ito yung mag-i-start sa'yo eh. Kasi again, pag tama na yung iniisip mo, tol, medyo mas madali na sa baba. Hindi ko sinabing super dali, medyo na lang. Ang nag-hinder sa success mo is yung paano ka mag-isip. Dun siya. Like, gusto mo maging successful pero pinaniniwala mo yung sarili mo na hindi ka deserving maging successful. So, ano mangyayari? Kumbaga, yung action mo tsaka yung iniisip mo, contradicting siya. Yung action mo, gusto mo mong yumaman or gusto maging successful pero yung mind mo, iniisip mo na hindi ka deserving. So, saliwa. So, hindi alam kung ano mangyayari. So, itong book na to, kailangan mo to para maayos mo yung mind mo kung paano ka mag-isip. Kasi again, lahat nagsisimula sa isip. Pag naayos mo na to, tol, mas madali na sa baba or mas madali na siyang i-apply. Next book na I highly recommend na mabasa mo din is yung The Art of the Deal by Donald Trump. Okay? Aside politics, idol ko si Donald Trump. So, don't know about his politics agenda, but idol ko siya as a businessman. Isa siya sa mga pina-follow ko. Isa siya sa mga favorite ko na entrepreneur. Again, napakaangas niya, style, everything. Itong book na to na The Art of the Deal, isa to sa pinaka best-selling niya na book. Okay? More on sa book na to is diniscuss or natakel dito is paano siya mag-isip as Donald Trump. Paano niya hinaharap yung mga challenges niya as a Donald Trump. Paano yung thinking ng isang Donald Trump. Paano ang thinking ng isang billionaire na kagaya ni Donald Trump. So, dito makikita mo yung kumbaga magkakaroon ka ng glimpse about sa daily routine niya. Kasi meron may chapter dito na meron siyang buong week niya, ano yung daily routine niya doon, ano yung ginagawa niya, sino yung mga kadil niya, paano siya nakikipag-usap dun sa mga kadil niya, paano niya kinakausap yung mga staff niya, ano yung thinking niya about sa pera or sa mga tao niya, kumbaga anong oras siya natutulog, ano siyang oras gumigising. Dito magkakaroon ka ng onting insights about sa lifestyle niya. And ako, isa yun sa gusto kasi gusto ko malam paano ba yung buhay ng isang billionaire, ano ba yung ginagawa nila, ano ba yung thinking nila, ano ba, paano ba sila pumupunta sa work, pumapasok ba sila sa office. So, yung ganun. So, kaya na-curious ako. So, itong book na to, magkakaroon ka ng glimpse doon. And ang pinaka-importante dito is, itong book na to, parang yung part ng brain ni Donald Trump. Siyempre, di naman lahat ng ideas niya nilagay niya dito. But, yung part ng brain niya, nandito. So, pag binasa mo itong book na to, parang nasa loob ng mind ni Donald Trump. Ganun ko siya na-experience kung paano siya mag-isip. Kasi parang niya akong kinakausap sa book na to. Parang siyang nagbablog, ganun na lang. So, maganda itong book na to. Gusto mo rin na mga ganun topic. Next book na I highly recommend na mabasa mo din is itong Elon Musk by Ashley Vance. Okay? So, ito pala yung biography na nababasa ko about Elon Musk. So, may bagong lumabas na rin na biography ni Elon Musk, which is from Walter Isaacson, which is isa sa mga favorite ko na author ng mga biography. So, kung nga siya ng biography ni Einstein, Steve Jobs, Leonardo da Vinci. So, ngayon, gumawa na siya ng kay Elon Musk. So, meron na rin ako dito, hindi ko palang din nababasa. So, ito yung una ko pala nabasa. So, ito hindi siya directly niya nakausap si Elon, but
maganda na rin yung insight dito. Kumbaga, makikita mo yung mula bata si Elon hanggang sa tinayo niya SpaceX, Tesla, and yung mga iba pa niyang businesses. Ako kasi, tol, gusto ko yung mga biography. Mahilig ako sa ganun. Kasi, paniniwala ko kasi, para malaman mo kung bakit ginagawa ng tao yung ginagawa niya ngayon sa age niya, is minsan correlated siya or related siya dun sa past niya, especially sa bata pa lang siya. And malaking part yung experiences ng bata ka pa lang sa magiging estado ng work mo or sa ginagawa mo pagdanda mo. Marami kung anong ginagawa mo, yan yung naisip mo ng bata ko or dyan ka aware. Yan yung nakikita mo. So dito, maintindihan mo bakit si Elon Musk siya. Diba engineer siya? Kasi tatay niya engineer. Bata pa lang siya, nagpapalibad na siya ng mga rocket. Bakit siya matalino? Kasi bata pa lang siya, nagbabasa na siya. As in, geek siya, tol. Geek na geek. Alam mo yung mga binubuli sa school na mga bata, ganun. And nabully din siya. Ako, itong book na to, maganda siya. Kasi yun nga, buhay siya ng isang billionaire, isang sikat na tao na successful sa industry niya. And ako, hindi lang ito yung biography na nabasa ko. Marami na yun. Again, kay Einstein, Steve Jobs, Leonardo da Vinci, which is mahaba nga lang. And hindi ko siya ma-recommend kasi sobrang haba niya. Like mga 800 pages siya or I think 500, tas makakapal pa. So, ito, pwede ka mag-start dito para malaman mo, i-trip mo din yung mga biography kasi ako trip po siya. And maganda siya. Maganda yung pagkakasulat nitong book na to. So, try mo din. Next book na highly recommend na mabasa mo is yung all-time classic na Art of War. Importante to. Baga, more on strategy to, tol. Siyempre, sa buhay natin, wala naman na ngayon mga in literal na gera. So, siguro sa ibang bansa. Pero, hindi siya in literal na war. Kumbaga, war siya through sa situation, war siya against sa competition mo, let's say, sa business, or let's say, may nililigawan ka, tapos may nililigaw sa kanya din. So, war yan, tol. Gera yan. Okay? May client ka, tapos yung isang salesman, sinusulot yung client mo. Gera yun, tol. How will you deal with that? Okay? Paano mo harapin yung mga ganung bagay? So, itong Art of War na to, tol, bibigyan ka niya ng idea paano makipag-compete and paano manalo sa laban mo sa buhay. Importante to, tol. Lalo na, syempre, when you're dealing with powerful people, when you're dealing with opposite sex, importante din yun. So, paano mo kakausapin yung mas mataas sa'yo? Okay? Paano mo kakausapin yung competitor mo? So, dito, malalaman mo siya. Ano yung mga strategy na pwede mong gawin para makuha mo yung mga bagay na gusto mo. So, nandito to, tol. So, hindi ko siya ma-elaborate kasi sobrang ganda ng ideas na nandito. War to. So, soon, pag nagkaroon ka ng mga tao under you, malalaman mo paano din sila i-lead. Importante din yun. So, dito ituturo din siya. Kasi iba yung nakikipag-war ka nang mag-isa ka lang tsaka nang may makakasama ka na. Iba na yun. So, dito malalaman mo siya. So, siguro, ako highly suggest na mabasa mo to twice minimum. Okay? Kasi pag isa pala medyo, hindi mo pa siya agad magigets. Lalo na kung first time mo. Maganda mabasa mo siya, minimum dalawa. Next book, tol, na highly recommend na babasa mo is one of my all-time favorite na book is yung The 48 Laws of Power. Itong book na to, tol, is sobrang laki ang natulong nito sa akin kasi na-promote ako nito sa buhay. From ganito lang ako, na-promote ako. So, paano ako na-promote? Dahil sa mga laws na nandito na finalo ko. Okay? Maraming mga negative comments dito, maraming controversial na comments about na, sa book na to kasi manipulative itong book na to, ang sabi nila. But ako hindi ako naniniwala na, sa ganun. Kasi itong book na to, tol, it will help you kung paano makipag-deal sa mga manipulative na tao. Alam mo na yung game nila. Ganun siya. Kumbaga, hindi mo sila kailangan gayahin. Pero, ang maganda, alam mo na paano sila nag-work. So, importante kasi para malabanan mo yung competitor mo or yung enemy mo, kailangan alam mo kung paano siya nag-work. Alam mo yung discarding niya para matalo mo siya. So, dito, yung book na to, maraming tinuro na mga laws dito para umangat ka, para maging powerful ka. Okay? In terms sa workplace, sa business, lalo na kung may crush ka. Importante din to, tol. Okay? Kasi, tuturuan ka nito paano din makipag-deal sa mga tao. Especially sa mga manipulative na tao. And at the same time, paano mo mapapasunod yung mga tao sa paligid mo? So, itong book na to, tol, sobrang ganda na ito. Ngayon, ang best ko nito nabasa, I think, 3 na ata, 4. So, and kada basa ko dito is, na-amaze pa rin ako. Kasi, time to time, nagiging iba yung perspective ko. Alam mo yun, nagiging iba yung experience ko. So, nagiging time to time na binabasa ko siya, nagiging iba yung realization ko, mas lumalalim. So, ako highly recommend, huwag mo muna siya unang basahin. Siguro, una mo munang basahin yung mga nauna kong sinuggest na book. So, mga soon na to. Siguro, pang-5 mo, pang-6, pang-7, doon mo na siya pambasahin. Kasi, maganda talaga siya. Lalo na kung ikaw yung tao na ayaw mo ng politics.
kailangan mo to. Kasi pag ayaw mo yung politics, lalo kang mapupolitika. Kasi soon, pag nag-work ka, may politika talaga sa work. So ang tanong, paano ka hindi kainin ng mga ibang mahilig mamolitika? So kailangan mo to. Aminin natin sa hindi, kailangan mo alam yung game na yun. Para kung ikaw may pangarap ka na mag-level up din, mangyayari siya. Dahil din dito. Kasi alam mo na yung ginagawa ng mga tao sa paligid mo eh. Hindi yung doon mo palang siya malalaman pag na-experience mo na. So at least dito, pag nabasa mo siya, nakita mo siya, ah, yan yung ginagawa mo sa akin. Alam ko na yan. So hindi ka na bulag. Hindi ka na ngayon magpapanik. Ano yung ginagawa niyo sa akin? Hindi ko alam ba't ganito yung naging resulta. And at the same time, ikaw din may iwasan mo din yung mga trap ng mga nandito. Kasi baka mamaya magawa mo yung mga bagay na mali. Hindi mo alam na nandito na pala yun. Kung ikaw ganun ka at nabasa mo to, magiging aware ka ngayon na ito pala yung weakness ko. Dapat hindi ko pala to ginagawa. Kasi pag ginawa ko to, mapapalayo sa akin tong tao na to. Hindi niya ako magugustuhan. Isa to sa favorite ko. Hindi ko ma-explain kung paano. Basta napakaganda niya. Malaki ang tinulong sa akin nito para mag-elevate yung buhay ko. Especially maging influential, magkaroon ng power. Kumbaga, hindi pa naman sobrang powerful, but alam mo yun, may power na din. Kasi once na sinunod ka ng isang tao, powerful ka na eh. Kumbaga, may influence ka na sa kanya. So dito, matututunan mo yun. And syempre, pag aware ka na din sa mga negative, like sa mga manipulative na ways, hindi mo na siya magagawa sa mga tao. Eh, kasi lalayuan ka ng mga tao pag minamanipulate mo sila eh. Dito, malalaman mo yung mga bagay na iiwasan mo, and malalaman mo din yung mga bagay na kailangan mong gawin. So para ikaw, hindi ka rin mabiktima na mga manipulative na tao.